pati mga kababayan, yung DBM secretary, si amin na pangandaman, hindi na rin makatiis sa mga pinagdadaldal ni Inday, sinupalpal na po. Yung tungkol sa sinabi ni Inday na yung budget ng Department of Education daw mishandled, at yun ang isa sa mga rason kung bakit siya nag-resign as DepEd secretary. Talaga niya, Mr. Marabillas, confirm na ang rason ni Inday sa pag-resign yung tungkol sa pera. Eh, sabi po niya, no, ni Amina Pangandaman, yung budget secretary, yung mga adjustments niya sa budget proposal, nakadepende yon sa Congress. Sila yung kasi may power of the purse, mga kababayan. Yung Kongreso, inaway-away na si Martin. Tinawag niya tapaduslos. Yan po kasi yan nakukuha ng mga taong palaway. Di ba? Nasanay pa paano, mga kababayan, sila doon sa Davao na sila yung hari. Kung ano yung gusto nila, mga kababayan, na susunod. Pag hindi, yun ang aabutin mo, Sheriff. Iba po ito, buong Pilipinas ito, binubuli ni Inday yung Congress. Parang yung China kasi, binubuli palagi yung Pilipinas. Inaras naman nga eh. Inihinga ng reaction, mga kababayan, tina-challenge na ng mga congressmen si Inday. Bakit na niya nakakabingi pa rin yung iyong katahimikan? Sa latest harassment sa Philippine Air Force natin ng China, mamaya ibigay ko sa inyo po yung mga hamon kay Inday ng ating mga congressmen. Dito muna tayo sa sinabi po ni Budget Secretary Amina Pangandaman. Ayan po si Amina. Sabi dyan sa balita ng Philippine Star, DBM Chief disputes budget mishandling claims of SARA. Sabi po ni Pangandaman, yung mga adjustments niya sa budget proposals, nakadepend yan sa Congress. Sila po yung nagdi-decision yan eh. Sa Davao kasi, mga kababayan, nasanay sila. Awag nila lahat. Lahat ng departamento sa local government ng Davao, sa LGU, sunod-sunuran sa kanila. Hindi po pwedeng kumontra. Pati siyempre yung Sanggunian, yung Committee on Appropriations sa Sanggunian. Ibahin natin dito sa Congress. Yung Congress, mga kababayan, baka pa ma-impeach siya. Yan ang pinapakalat, mga kababayan, na fake news ni dating spokesman Harry Roque. Pinagtawanan lang po ng mga congressmen, the young guns of Congress. May reaction na rin po sila sa pinapakalat na impeachment daw. Niluluto sa Congress laban kay Inday. Dito po sa Pilipinas, hindi maari yung kanilang paghari-ari, yung kanilang pagmamalabis. So sabi po ni Amina Pangandaman, we always respect the wisdom of Congress. If they want to make adjustments in the budget, so may pagrespeto tayo as co-equal po ng executive, yung legislative. May pagrespeto niya. Eh sila po hindi naturuan ng pagrespeto. Si Inday nga po, tinawag lang na Romel si General Marbil. Nang magtantrum si Inday, nang tanggalan po ng 75 members ng PNP Security. So mayra po yung di talaga naturuan ng good manners ng kanyang magulang. Hindi na pa laki ng tama. Kaya ngayon, nag-spagetting pababa yung ratings po ni Inday. At sa prediction ng mga analyst, malamang si Inday po, mga kababayan, matulad kay Lenny Robredo, talo. Sabi nga po ni Larry Gadon, ang aking prediction na niya, hindi na mananalo kung tumakbo si Inday sa pagkapanguloan niya sa 2028. Kasi tawagin ba naman niya ng kanyang mga supporters at ng kanyang tatay, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na bangag araw-araw niya, yun ang sinasabi ng mga DDS. In more than 30 years niyang siniraan yung mga Marcoses ng mga Dilawan. Ano niya yun nangyari? Diba? Landslide win niya si Bongbong Marcos? Ibig sabihin, hindi naniniwala sa mga paninira. Kung hindi naniwala sa mga paninira,
yung mga Marcos supporters, sigurado niya, sabi ni Larry Gadon, yun din ang mangyayari ngayon sa paninirang walang katapusan, araw-araw na paninira ng mga DDA sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kasama na ngayon si Inday. Paano niyang makukuha ni Inday ang support ng mga Marcos loyalist na laging sinisiraan si Presidente Bongbong? Tapos, nagpanalo niya sa mga Duterte, mga Marcos loyalist, parehas po ng ating analysis yung sinabi ni Gadon. Kaya sabi dito sa balita ng Impact Leadership, hindi maayos yung paghandon ng pera, DepEd budget under SARA increased in 2024. Dinagdagan pa niya nga, mas lumaki yung budget ng DepEd sa 2024. So sabi po ni Pangandaman, yung DepEd budget niya under the 2024 GAE was actually higher than what was initially proposed. Yung 700 billion pesos anyang allocated represents a significant increase from the previous year aimed at supporting Duterte's matatag program. Ang masasabi ko, sabi po ni Pangandaman, yung 700 billion pesos, it was quite a huge increase from yung previous level niya noong 2023 because it was then kung kailan po ginawa at saka nilaunch nung ating Vice Presidente yung kanilang matatag program. Kaya po binigyan po natin yan ang pondo noong 2024. May reklamo pa si Inday. Pagkatapos, biglang iniwan yung DepEd. Nakulangan pa po, mga kababayan. Actually, sigurado yung confidential funds yung naka-turn off kay Inday. Wala na kasi siyang malulunok. Masyadong na-discourage si Inday nang tanggalan ng confidential fund. Ayaw nang magtrabaho. Ngayon, mga kababayan, doon sa pinapakalat na kwento po ni Harry Roque na may niluluto daw yung mga congressmen na impeachment laban kay Inday, pinagtawanan lang po ng mga congressmen. Kaya tama yung ating analysis po. Gusto lang manggatong ni Harry Roque para doon sa 16% ng mga supporters nila na mag-people power, galitin po yung kanilang mga supporters. Mag-people power laban sa ating Pangulo para iluklok si Inday. Sabi nga natin mga kababayan, baka matuwa pa yung majority sa ating mga kababayan kung may talagang impeachment complaint na niluluto yung Congress. Pati nga mga supporters nila, hanggang social media lang, hindi man po lumalabas para suportahan yung kanilang panawagan na mag-aklas laban sa gobyerno. Walang makumbinsi yung mga nausog organizers. Kaya sige, palabas na kung ano-anong kwento ni Ari Roque. Yung papel po ni Ari Roque, basang-basa na. Malapit na kasi siyang masukol, mga kababayan, sa investigation ng Pogo. Kaya nagmamadali si Ari Roque, ngiluklok si Inday, para makaligtas sila sa investigasyon, sa pananagutan, lalo na po si Maudig sa ICC, sa pagkaladkad mga kababayan ng Interpol. Lahat sila, pati si Pacquiao. Yung ang kanilang mithiin, mga kababayan. Kaya sabi ng mga young congressmen po, the young guns in Congress, what? Impeachment mo versus SARA? Ano sinasabi ninyong impeachment mo? Sabi ni Congressman Paulo Ortega, tinignan ko niya yung crystal ball ko. Wala niya akong nasilip. Wala akong naaninag. Solon gazes into his crystal balls. Will BP SARA face impeachment case? Diba, pinagtawanan lang, mga kababayan, yung mga pinapakalat na marites ni Harry Roque. So sabi dyan, Assistant Majority La Union First District Representative Paulo Ortega had a little fun with his response when asked to react on rumors of an impending impeachment case against Vice President Sara Duterte at the House of Representatives. The topic was raised during a press conference kahapon po, even as critical statements from various House members continued to be hurled against the Vice President.
binakbakan ng binakbakan mga kababayan ng mga congressmen, yung mga banat ni Inday sa ating administrasyon. Rinisbakan ng ating mga young guns. Lalo yung nakakabingian yung katahimikan ni Inday sa latest na harassment sa Philippine Air Force na ng China. The impeachment rumor stemmed from a social media post by former presidential spokesperson Harry Roque, a known ally of the Dutertes. Si Harry Roque, mga kababayan, nagsige ang pakalat ng kung ano-anong intriga. Natat na po si Harry Roque. Gusto nang gawing acting president si Inday. Kasi daw, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangang magparihab. Kayo ang magparihab sa mental hospital. Magpa-check up na kayo. Kasi tumalsik na yata, natanggal na yung mga tornilyo, lumuwang na yung inyong mga pag-iisip. Natanggal yung mga tornilyo sa inyong mga sentido. Sa sobra ninyong pagnanasa sa kapangyarihan, ayan, mabaliw-baliw na kayo. Pa-check up kayo dyan sa Mandaluyong. Laway na kayo. Hindi na kayo makapaghintay sa 2028. Eh, sigurado, pagdating ng 2028 po, talo lahat. Talo! Kitang-kita po ang mga palatandaan. Siging ispagating pababa ng ratings po ni Inday. Palubog ng palubog, mga kababayan, yung barko ni Inday. Nag-Titanic na. Yes, sabi po ni Congressman Ortega, ako kasi dalawa yung crystal balls ko, pero parang wala naman po akong nakikita na ganoon. Ortega, a Young Guns Black member, said during the press conference, tinignan ko anya sa left, tinignan ko sa right, pero wala naman po. Tawanan yung mga taga-media, yung mga pinapalabas po ng mga kwento ng mga nausog. Pinagtatawanan na lang po ng mga nasa mainstream. Ayaw pong patulan kasi makukuryente lang sila sa mga pinapalabas na kwento ng kampo ng Duterte. Lahat kasinungalingan, not worth of the time, mga kababayan, any space sa mga dyaryo. Eh, itong kwento po ni Cathy Binag, galit na galit si Marlica pagkatapos si Harry Roque. Kasi daw, hindi pinapansin ng media. Ina-accuse na ngayon yung media po na nabili na ng mga Marcos. Kontrolado na niya lahat. Nabili na. May ganun. Eh, karamihan sa ating mga media, mga dilawan pa rin. Diba? O, ngayon, sa issue ng latest harassment mga kababayan ng China, bakit niya nakakabiging nakataimikan lagi si Inday? Sabi po ni Congressman Ortega. Yan po. Parang nakakabingi yung katahimikan. Lahat naman po tayo dito, mahal natin ang Pilipinas. Dapat Pilipino ang kampihan. Dapat pro-Pinas tayo. Ayan po yung mga young guns po, nagsalita kahapon. Sabi po ni Congressman Jill Bungalon, dahil napag-usapan naman po ito, dapat may survey din sa mga public officials. Tatanungin po kami kung kami po ba ay pro-Pilipinas o pro-China. Sabi naman po ni Congressman Adjong, magpa-survey na kaya nga tayo. Sino ba ang pro-China at pro-Pilipinas? Kasi unfortunately, sa ating society ngayon may mga enablers pa rin. May mga nagsasabing parang pabor pa sila sa ginagawa ng China. Mga apologies ng China. Patama po sa mga DDS. Patama mismo kay Maudigs. Kaya nga yung tawag natin kay Digong, Maudigs. Para alam ng mga mamamayang Filipino kung sino yung mga pro-China, Maudig Saramaw. Diba? Harimaw. Salmaw Sidong Panilo. Yun ang rason po, mga kababayan, kung bakit binansagan natin ganoon. Para alam ninyo kung sino yung mga tagapagtanggol ng China. Yan, sabi rito po, dapat pro-Pinas tayo. Young Guns Islam Sara Duterte's deafening silence on China issues. Makita niya, Mr. Marabilas, ganyan ang background na flag ni Inday. China. Yun ang ginawa ng politiko. Politiko niyo, so.
Hindi man ako may gawa niyan. Malinaw. Sabi ni Congressman Adjung, she is anya the second highest public official of the land, next to the president, and her position on this is very important. Whether her silence will be treated as apathy, that would definitely spell out and define the kind of leader that she is. Ngayon, buti pa si Speaker Martin Romualdez may malinaw na paninindigan po pag-issue po ng China. Parihas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inundinan niya po yung naging aggression, harassment ng China sa ating Philippine Air Force. Sa kanyang statement na pinalabas kahapon, sabi po ni Romualdez, he emphasized that disputes between the two countries anya cannot be resolved amicably if one party, regardless of its size, resorts to aggression, harassment, and bullying. Yan ang dapat na leader, mga kababayan. Totoong nagmamahal sa ating bansa, naninindigan para sa ating bayan. This latest aggressive action niya of China does not promote peace and stability in the West Philippine Sea and in the region. It does not speak well of a country trying to be a world power and leader. We support niya our personnel and we thank them for their courage, bravery, and patriotism for protecting our national territory and sovereignty. Kaya po si Speaker Martin Romualdez, unti-unti na pong minamahal ng ating mga mamamayang Filipino. Pataas ng pataas po yung kanyang satisfaction rating. Sabang si Inday, pabuloso. Yan, result po ng survey ng SWS, pati yung Oculum Research. Parehas yung trend, mga kababayan. Spagetting pababa si Inday, spagetting pataas si Martin. Yan, galit na galit yung mga nausog. Kayo po ang dapat na sisihin. Sisihin ninyo yung sarili ninyo at saka si Inday mismo. Yung posisyon ninyo, hindi nagugustuhan. Yung mga pinagagawa ninyong pamirwisyo sa ating administrasyon, hindi nagugustuhan ng ating mga mamamayang Filipino, lalo ng mga Marcos loyalists na nagpanalo po sa kandidato ninyong si Inday. Mali kasi yung paniwala ninyo. Ang paniwala ninyo, kasinungalingan kasi yung pinapaniwalaan ninyo, na yung mga Duterte ang nagpanalo sa Marcos. Malayo po sa katotohanan. O ngayon, despite the harassment, mga kababayan, ng China sa ating Philippine Air Force, mas na paiigtingin po ng ating bansa yung airspace patrol. Sabi po yan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro. Yan po sabi ni Gibo. After illegal dangerous acts by Chinese jets, Philippines stepping up airspace patrols. Hindi po tayo pasisindak sa kanila. Sabihin naman po ng mga naoso, gusto na natin makipag-ira. Ang ginagawa po natin is to defend our sovereignty, our territory. Yun ang mandato ng ating mga opisyal. Alangan man tumalikod tayo sa mandato. Yung ating Department of Foreign Affairs, nag-file na po ng protest, diplomatic protest. So ang ibig sabihin, diplomatic solution ang ating ang ginagamit po natin. Kasi pag hindi po, di ipinag-utos na sana ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang paglusob sa China. Tulad ng yung Israel, ganun po eh. Hindi sila, kasi kayang-kaya nila eh. Kahit walang suporta sa Amerika, sabi ng mga Israelis po, we do it alone anya. We will defend our country. Ganon po katindi ang Israel. Kaya kailangan i-develop natin mabuti yung mga technology ng Israel po. Parte siya modernization ng ating armed forces, yung military technology ng Israel. Tinutulungan po tayo sa modernization. Ayan po, PAF to get Israeli-made long-range patrol aircraft. So tama po itong ating ginagawa. The Philippine Air Force is scheduled to receive the first of two long-range patrol aircraft next year mula po sa Israel's Elbit Systems Limited, expanding its capabilities to patrol the archipelago.
Yung initial delivery po ng aircraft is expected by mid-2025 based on the timeline of the signed contract. Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flores, told the Inquirer in a recent interview. So maganda po ang direksyon na ating pong tinatahak para sa ating modernization ng ating defense, Israeli technology. His statement confirmed Elbit Systems' announcement in July 2023 that it won a $114 million contract to supply to units of LRPA equipped with an advanced and comprehensive mission suite to an Asia-Pacific country. The two LRPAs will be based on the new ATR-72-600, and the suite includes a mission management system, electro-optics, radar, SIGINT or signals intelligence, and communication, among others, Elbit Systems said at the time. The contract will be carried out over 5 years. Mission Suite in Aviation Technology, meanwhile, refers to a network of components used to complete aerial surveillance with real-time distribution of information to the ground. So, laking tulong ito, mga kababayan, para magamit natin sa monitoring ng mga activity sa West Philippine Sea and all throughout the archipelago. Israel, a major weapons exporter, has supplied several defense equipment to the Philippine military. The ongoing armed conflict between Israel and Hamas has not hindered them from meeting their contractual obligations to export arms to their clients, according to Flores. For instance, their shipbuilding and ship repair firm, Israel Shipyards Limited, is set to deliver the fourth batch of fast patrol boats to the Philippine Navy by the end of this month or early September, sabi po niya. The upcoming 7th and 8th units of our 9 Shaldag MKV fast attack interdiction craft is part of the 10 billion pesos contract, which includes weapon systems, missiles, training, and transfer of technology. Yung 9th unit daw po is expected to be delivered early next year, sabi po ng Israeli ambassador. One of the Shaldag units, locally known as the Acero class, will be assembled in the country as part of the transfer of technology agreement between the Philippines and Israel. The Israeli-built BRP Luninato Toong at saka BRP Hiner Tinangag gunboats have recently conducted sovereignty patrols around Pag-asa Island in the West Philippine Sea, the first publicly known external defense operations for this type of vessel. The Philippines' ongoing military modernization program is partly driven by territorial disputes in the West Philippine Sea, part of the South China Sea, which China claims nearly entirely. Sabi po ni Flores na he has been visiting military camps recently and was happy to find out that Israeli-built defense equipment is doing its job in the field, based on his conversation with the officers and personnel on the ground. So sabi niya, I want to see with my own eyes, to understand and to speak to the operators, to the end user, and to the armed forces of the Philippines to understand them. Israel added, is keen to continue to develop and enhance the relations across the board with the Philippines, including defense. Paganda po itong engagement natin sa Israel, kasi yung Israel po ang pinakang will experience na bansa all throughout the world pagdating po sa gira. Nakita ninyo, napakaliit na, no? Napakaliit na bansa. Hindi po masindak-sindak ng billion-billion na mga enemies niya. The Arabs, the Muslims, the communists. Hindi po siya, ano? Hindi siya masindak-sindak. Napakaliit na bansa. Napakaraming kalaban ng Israel. Ganun po katindi, katapang ang Israel. So sabi ko nga sa mga previous vlogs natin, importante po na yung resolve ng Israel ma-acquire nating mga Filipino. Ang kanilang pagmamahal sa kanilang bansa, the promised land, ganun din dapat yung ating pagmamahal
sa ating bansa. Hindi yung nagkakawatak-watak tayo. Madali tayong ma-infiltrate mga kababayan ng mga enemies, lalo po ng China. Ang dami ng pro-China dito, mga politicians. Kaya nga sabi ko sa inyo, in the midterm election, lalo na sa presidential election po, never nating iluluklok sa poder yung mga ano, yung mga pro-China. Kaya tama yung proposal ng Young Guns sa Congress. Dapat may survey kung sino yung pro-China at sino yung pro-Pinas na totoo sa ating mga politiko. Although, alam na natin, pero marami pang nalilito mga kababayan. Di ba? Tularan natin ang mga Israelis. Kaya binibless po yung Israel. Hindi sinda masindak-sindak ng kanilang mga enemies. So tama na we acquired the technology na galing sa kanila po. Kasi sila yung ano, pinaka-well experience. Lalo ang dapat ma-acquire natin din po yung kanilang Iron Dome. Pinaulanan po yung ano, pinaulanan yung Israel ng mga missiles ng Iran po. 99% ng pinalipad po hindi pa nakakarating sa territorial airspace ng Israel, sumabog na, protected sila ng tinatawag na Iron Dome technology. Ganon katindi ng technology sa defense ang Israel. Kaya sabi po ng kanilang ambassador, Israel has so much to offer, especially now, because of the experience that we have in Israel. No other country has such an experience, sabi po nila, with this kind of warfare. When you are using missiles, drones, I don't think any other country, any other army in the world has today the experience in the knowledge and the technologies that Israel has, sabi po ni Vlos. So maganda po itong ating relasyon with Israel. Lalo pa, sabi sa Bible po, yung Israel kasi po is the apple of God's eye. Mga kababayan, and he who blessed Israel will be blessed. Ganon. At may nakaabang na curse doon sa mga cursing Israel po. So, importante po yung pakikipagrelasyon natin sa Israel, mga kababayan. So, sabi po ni Gibo, lalo nating paigtingin yung ating patrol sa ating airspace. So sabi dyan, the government will intensify the monitoring of the country's airspace following the irresponsible, unprofessional, illegal, and dangerous acts of Chinese fighter jets that harassed a Philippine Air Force patrol aircraft noong August 8 in the skies near Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. So sabi po ng National Task Force for West Philippine Sea, the air and maritime security patrol missions anya will continue within the country's sovereign territory, airspace, and exclusive economic zone. Our strong, prepared, and highly motivated armed forces will continue to perform its mandate to protect our people and to secure the nation on land, air, sea, and cyberspace, proving time and again that it is a force for regional peace and stability, sabi po ng NTF-WPS. Defense and military officials agreed that the Philippines must brace for China's increasingly aggressive actions as it asserts its presence sa West Philippine Sea. Sabi po ni Gibo Chodoro, our defense secretary, it will be a continuous struggle niya for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So we will have to expect these things to happen. So sabi po ni Gibo, yung ating National Maritime Council is now looking into the incident, yung harassment. Manila will continue to protest Beijing's aggressive actions niya. He called China's latest harassment as part of his consistent behavior. So sabi niya na expected na we will see more of this occurrence niya in the future. So we will continue with our patrolling. So ganon yung resolve ng ating mga military and defense officials, mga kababayan, to defend our sovereignty. Mabuhay po kayo at gabayan nawa kayo ng ating Panginoong Diyos, Panginoong may kapal sa pagbabantay sa ating bansa. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
in other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, British tourists po sila. Ito galing pong Denmark. Ito naman po international. Ito yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, made in South Korea po siya. Whitening po siya, tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paniligas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa ating messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan man lang po, mga kababayan. Bye-bye!